What's up, what's up? It's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po please kasi libre lang po yan. Huwag mo nang ipag-download. Uy, ano, mag 2024 na hindi ka pa nakasubscribe. Charot. So, our vlog ko today is we're going to do Q&A. Ayan, ito sa mga capture pang ko. Ito yung mga iniwan nyo sa comment nyo sa baba na ask nyo or request nyo or suggestion nyo or ambag nyo about sa mga binavlog ko about jewelries and Sanla update. Kaya keep on watching. Hey, welcome back to our YouTube channel. So let's start na po. You know the drill. Ayan. So flex ko dito yung mga comment niyo ha. Ayan. Try natin sagutin kung kaya natin sagutin. Charot. So start na natin. Shout out to you, Sir Louis Santos. Sabi niya, pag po ba first timer magsanla, mababa po ba talaga appraisal? Nag-try po kasi ako magpa-appraise sa Cebuana, nasa 8.3 grams po. Ang alahas ko din, 18K lang po bigay nila. Parang sobrang mababa po kasi nasa 26K plus po kasi bili ko sa jewelry ko. Kalkiwan natin kung magkano. Ah, okay, sobrang mababa po. Ayan, kinalki ko na ang lumalabas na programa ng appraisal dyan sa alahas mo is 2,168. Ganun. So, sobrang mababa po. I-try nyo po sa ibang branch nila or other pawn shop kasi may mga incident talaga na ganyan. Either yung nag-appraise sa'yo is baguhan lang siya and natatakot siguro siya na magbigay ng price, kasi na-experience ko din po yan, ha? Na-experience ko din na tinanong ko, bakit ang baba masyado ng appraisal mo? Is, yung dati na ako dito nagpa-appraise, hindi ganyan yung binibigay sa akin, is, yun yan, natatakot siyang magbigay kasi baka ma-overprice yung ibigay daw niya na price sa alahas ko, is matcha-charge sa kanya. So, bakit, ewan ko, na-experience ko yun sa mga obviously na ano first-timer na staff ng mga pawn shop, ayun. So, case to case basis po yan, kasi sobrang mababa po yan, okay? Sobrang mababa. Try mo po sa other pawn shop. Next is galing kay Sir Akihiro Trupa. Shout out to you, sir. Dalihan na ito. First comment, naimbag nga rabi Miss Beth. Ay, Ilocano kababayan. Hello po, kasamot kanyayo. Sana po next time, pwede po malaman sang lap date ng Palawan, please. Ay, meron na po. Meron na po. Check nyo na lang po sa mga videos ko. Feeling ko kasi, pinakamataas ang Cebuana at Villarica eh. Yes po, so far, tamang-tama po. Palawan naman kasi, low interest compare sa dalawa. Yan lang. Kaya nalaman ko, kasi sa tatlong pawn shop lang na mga to ako, nagsasanla like Cebuana, Palawan at Villarica. Tama po. Talagang asuki ka rin ng mga pawn shop kasi gusto amin din bagam. Ang maganda sa Palawan is ayun nga long term sila and mababa yung interest nila and sa mga mataas naman mag-appraise is yung Cebuana at Villarica. Check niyo yung mga na-share ko na videos. Okay? So, thanks for sharing, sir. Next is galing kay Ma'am Dolores Marie. So, shout out to you, ma'am. Ma'am, pwedeng pahingi ng eksaktong pangalan ng store nila kasi gusto kong bumili ng lucky ring na 24 carats. Thanks. I comment niya ito sa video ko na Kovo, ano to, yung unboxing ko na nabili ko online. Kay Kovo 24, ayan, meron po sa description below and if you watch the video po talaga, pag pinanood niyo yung whole video, nandun po, binabanggit ko kung saan ko binili yung alahas and then piniflex ko pa sa screen kung ano yung Facebook page nila po. Kovo 24 po yan and yes, marami kayong mabibili doon na mga lucky ring, mga lucky charms, lucky chain, bracelet, rings, ayun yung mga pampaswerte kasi it's a Chinese siya. So, mostly is a 24 carats yung paninda po nila. Okay. Kovo 24 po sa Facebook. Yun, search nyo lang po. Next is galing kay Akihiro pa rin. Ay, additional ito, sabi niya mataas din naman Villarica.
Comment niya ito sa other video ko pala. Ayan. Mataas din naman Villarica pero mas mataas lang ng kaunti ang Cebuana. Hehe, hindi sila naglalayo. Agyamanak po sa appraisal update. Thank you rin po. And next is galing kay Ma'am Celina Teodoro. Hi po, Ma'am Celina. Yung 1.2 grams ko po na necklace, 3,600 po ang kuha nila sa Villarica. Bago po, ha, naputol ito. Bago po, hindi ko na ano. Ayun, so, yung copy ko dito na kulang yung pag, may read more. So, hindi ko na alam kung ano pa yung ask niya. Bago po yun na sinangla ko, blah. Sayang, hindi ko na naputol kasi. Ayun, so, shout out to you. Try ko na lang basahin ulit next time. Next is, ay, ang dami nitong comment. Shout out to you, Ma'am Ann Cataluna. Comment niya ito sa lightweight na alahas na hinol ko, in-unbox ko. Ayan. Halos hindi na makita sa sobrang liit. Yes po, yung mga lately na pinag-unbox ko is mga lightweight lang po siya kasi may pagganitan ako. And ginagamit ko rin talaga yung mga 1 gram or wala pang grams, may pinagagamitan ako ng mga yon. Pero kung marunong ka naman, kung marunong kang mag-alaga ng mga alahas mo is okay naman, matibay sila, yun nga lang. At nakikita rin naman kasi kumikinang naman sila eh. Hindi yung, oh, yun lang ang disadvantage nga talaga ng mga lightweight yun. Hindi siya yung biglang tingin mo sa tao is, oh, hindi po. Parang titigan mo maigi, ay, may suit pala na kwintas kasi nga, maliit lang. Yun lang. Kasi yun yung mga afford ng hindi pa kayang bumili ng mabigat. Okay, so next is galing kay Lindz Balina. Shout out to you, ma'am. As lang po sa ang branch ng Cebuana po, mababa po kasi dito sa amin. Baguio City po, ma'am. Ayan, Baguio City po. And marami naman pong nag-PPM sa akin na, ayan, dyan sa Manila. At kung saan-saan pa. And same naman yung binibigay nila sa akin na appraisal nung alahas doon sa lugar nila. Kayo po, saan ba yung lugar nyo? Ayan, kung mababa po yung pinuntahan nyo, try nyo dalhin sa ibang branch nila. Ayan, and try nyo sa ibang mga other pawn shop, o, diba? Try nyo sa ibang mga other pawn shop, tapos may other pa, o, diba? Ayan, so alam nyo na. Next is, galing kay Ma'am Jube Daguman, shout out to you. Ma'am, ask ko lang po if ever po may nakasangla pang hikaw, then wala pang isang buwan, balak ko sana natubusin, din sangla ulit sa araw na yon. Or pwede ko po ba ibang ipang isahan? Ano to? Or pwede ko po ba ipang isahang yung panibagong isang lako sa next month kasabay yung hindi ko pa natubos. In short, magdo-double tubos po ako para sa next month. Sana po masagot si Buwana rin po ako. Salamat po. Yes po! Kahit may sinangla ka, nakasangla doon, pwede ka pang magsanla ulit. And then kung gusto mong tubusin, kahit hindi pa umabot yung 30 days, pwede mo ring subutin. Ay, pwede mong subutin. Tagalog ba yun? Pwede mong, ano yun? I-redeem. Pwede mong, mali-mali tuloy yung sinasabi ko. Tubusin. Subutin. Lucano po kasi. Pwede mong tubusin. Ayan, kahit mag-doble tubos ka, ayan, basta may pera ka, pwede po lahat. Itong sinulat mo, comment mo, pwede po lahat ito. Ayan. Kahit mag-doble ka, kahit mag-multiple sanla ka, pwede po. Kahit pagsabay-sabayin mo tubusin, pwede din po. Okay. Ayun, so next is galing kay Sir Kiwi Ian. Shout out to you, sir. Sabi niya, hello po. Ask ko lang po kung pwede ba magsanla ang 18 years old and ano pong ID ang ipapakita sa pawn shop. Yes po, kahit ano pong ID, yes, kahit ano pong ID is pwedeng-pwede po. Alright? Okay, so next is galing kay Xiaofang TV.
Shout out to you, Xiang Fao TV. Ang cute naman ang pangalan mo. Ma'am, tanong ko lang po, ang program ba sa Sanla or benta is same lang po ba? Bala ko kasi ibenta po, ibang alahas ko, maabot ng 70 grams. Wow, 70 grams! Sana all, pahagis naman dito ng kahit very, very light lang ng iyong alahas. Charot! Okay, sinagot ko na ito ata sa comment or hindi pa. Ay! Sa mga phone shop po, ang binibigay na price doon is a Sanla price po. Hindi po sila buying price. Pag gusto mong ibenta po para mas mataas yung price niya, ibenta mo online or sa mga kakilala mo para maibenta mo sa gusto mong price. Sa mga pawn shop is kung ano lang yung appraisal nila sa mga alahas mo, yun lang po yung price na ibibigay na presyo ng alahas mo. Ayan, Sanla price. Hindi sila buying price. Okay? Ayan, lahat ng pawn shop, ganun po. And last na po ito, nagpapa-shoutout kasi ito, ayan, nag-PM ito sa Facebook page ko, or yung sarili ko yata, si Ma'am Rowena Austria, ayan, kasi nga yung itong YouTube channel ko is naghalo-halo na kasi, diba? So, natatabunan yung mga videos ko about sa mga Sanla update and about sa mga jewelries, kasi nagmarites na ako. Kaya nag-PM siya, nagtanong siya, "Hi Ma'am Beth, isa ako sa mga subscriber mo from Italy." Hey, thank you po. Sabi niya, "Ma'am, pa-help naman. Gusto ko kasi mag-order through online. Ask ko sana if pwede ba yung payment sa LBC upon receiving the item. First time ko kasi, natatakot ako ma-scam." Usually kasi yung mga nagbibenta ng gold online ngayon is a require nila or policy nila is a payment first policy. Kaya i-check mo po talaga yung Facebook page na pagbibilhan mo ng alas kung legit ba yan na nagbibenta. Magbasa ka ng mga reviews and i-check mo yung mga likes and followers. Ganun. And si COD naman ngayon is si Carding and Juning, ayan, siya yung isang pinagbibilhan ko at kauna-unang na-flex ko na dito sa aking YouTube channel na legit na gold seller and nagpapa cash on pickup sila. Cash on pickup, which means, yun, babayaran mo na lang sa branch ng LBC. Ayan, so sabi niya, nasagot ko nga, "Ah, okay ma'am, thank you. Pa-shoutout naman ma'am sa next jewelry vlog niyo." Yay! So, shoutout to you, Ma'am Rowena. And good luck. More investing pa sa jewelries kasi gold is the best investment. And kung marami ka nang nabili dyan, baka naman pwedeng pa-sponsor ng isa. Charot! Pwedeng pahagis po. Ayan. So, that's it for today's vlog Q&A natin. Abangan niyo po yung next na Q&A natin about sa mga jewelry, Sanla update, and so on. Ayan, shoutout ko kayo. So, thanks for watching. Bye-bye and God bless. You know the drill if you're new to this channel. Bye!